I would like to welcome everyone to our Wild Sons Online, and I hope we are all doing well. We'll be talking about activating ourselves. I want you to say to your neighbor, kung katabi mo man yan, or kachat mo yung mga alaga mo, sabihin mo sa kanya, it's time to activate yourself. Okay, I believe na this is the best time to bring out the best leader in us, the best disciple in us. Kaya naman, we need to keep learning. We need to keep going to our next level. We need to keep seeking the Word of God para mag-level up tayo. And kaya naman, we will be talking about 3 points on how we can activate ourselves. Okay, pero before that, bakit ba natin kailangan i-activate yung sarili natin? It says in James 2, chapter 14, sabi doon, James chapter 2, verse 14, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? So gusto ko makita natin na as we are hopeful na matatapos tong crisis na to, as we are hopeful na after ng crisis na to, merong matinding mangyayari, dapat may ginagawa rin tayo. Actually, sabi din sa Bible na yung faith natin, without works, it is dead. Kahit anong paniniwala natin, pero wala tayong ginagawa, walang mangyayari. Parang sa school, di ba? Maniniwala ka, napapasa ka, sinalalay mo na kay Batman, bahala na si Batman, bahala na si Superman, o kaya bahala na si classmate, bahala na si teacher. Kung kani-kanino mo na binigay yung bahala na yon. Pero I want us to know na kapag ka tayo, we have our faith in something, dapat may ginagawa tayo. Faith requires action. Faith requires you to move. Kasi mga kapatid, aanhin natin yung faith kung hindi naman natin pinuput into practice. Kaya kailangan yung galaw natin ngayon, pang may faith. Amen? Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, ano ba yung faith nyo after this quarantine period? Ano ba yung nilulook forward mo? What do you believe in after this quarantine period? And gusto ko yung sinasabi sa atin ng mga leaders natin for the past weeks, past days, quarantine trainings and everything sa mga cell. Laging sinasabi doon na we can multiply in this quarantine period. We can multiply in this crisis. Kaya kung ikaw ang faith mo magmumultiply ka, dapat ganun ang galaw mo. Kung ang faith mo, pupunta ka sa next level, dapat ganun ang galaw mo. Kung ikaw ang faith mo, gusto mong mag-grow as a leader, as a disciple, dapat ganun ang galaw mo. Kasi hindi pwedeng puro paniniwala lang tayo, mga kapatid. Hindi puro ano lang tayo, puro wishing, lagi tayong may dreams lang. And although it is good to dream, dapat meron kang ginagawa. You act according to your faith. You act according to the promise given to you by the Lord. You act according to your purpose. Our purpose should not be dictated by our situation. Dapat tayo, nire-reinvent natin, nire-recreate natin yung sarili natin every time na natcha-challenge ang purpose natin. And alam nyo ba yung challenge sa purpose natin? Ano yon? Yung mga limitations natin. And I want to tell every one of you na kapag ka merong challenge sa purpose nyo, that is a call for you to go to your next level. That is a call for you to mature. Okay, so ngayon, we will be learning about 3 things. Number 1, to activate yourself, you need to be in the right position. Diba? Parang sa Bible, meron dong parable na nagbato daw siya ng seed sa lupa, sa rocky ground, sa lupa na may mga weed. Pero nagbato siya dun sa matabang lupa. And gusto kong makita natin dito na for us leaders to grow, for us disciples to grow, kailangan nasa tamang posisyon tayo. Diba? Gusto ko yung sinabi actually ni Daddy na the Lord has prepared a right spot for you. And in the same way, ikaw din, pine-prepare ka ng Lord para dun sa right spot na yun. Pero alam niyo mga kapatid, kapag ka tayo, hindi tayo nagpe-prepare din for our spot, for our position, pag umaalis tayo sa position natin, nai-endanger tayo eh. When I say position, dapat nasa tamang atmosphere tayo.
nasa tamang lugar tayo. You need to evaluate yourself. Who surrounds you? Ano yung binibigyan mo ng most time this quarantine period? Baka mamaya puro ka na lang Netflix, puro ka na lang ano, Tulfo, puro ka Kapuso Mo, Jessica Soho, or kung ano man yung pinagkakaabalahan nyo. And although hindi siya masama, I want you to know na itong ano, itong quarantine period, let's maximize it to go to our next level, to increase our value. And alam nyo mga kapatid, when you increase your value, people would want to be influenced by you. Kaya ikaw nagiging effective leader ka. Kasi mataas yung value mo eh. And ikaw, pag mataas yung value mo, yung mga tao lalapit sa'yo kasi sila din gusto nila tumaas yung value nila. Kaya this quarantine period, we need to be in the right position. Kumbaga, this crisis, I hope this will be a turning point sa mga buhay natin. We need to realize our purpose. Diba? We need to realize kung ano ba talaga yung dapat nating gawin. Ano ba yung position na dapat kung nasan tayo. Diba? Alam nyo, huwag nyo expect na mag-grow kayo kung nasa maling lugar kayo. For example, imbis na nagsisell ka, ginagawa mo, nakikipag-usap pa kung kani-kanino. Diba? Nung walang quarantine, natalikuran mo na yung mga kasalanan mo, pero ngayon, bumalik ka na naman doon. So that's putting yourself in the wrong position again. And mga kapatid, I want to remind you that you should not go back where God rescued you from. Kasi alam nyo ba, mga kapatid, ang grace ng Lord, it is sufficient, it is unending for us, but never use it as a license to sin again. Kaya dapat lumulugar tayo. We always go to the atmosphere of the Lord. Kasi alam nyo, pag nasa atmosphere ka ng Lord, although there are temptations, ang sabi sa Bible, you will not be swayed. Kasi kasama mo ang Lord eh. Kasi malapit ka sa Lord eh. Mga kapatid, gusto kong makita natin na yung growth natin, it relies so much kung nasan ka. Kung sino yung mga kasama mo. Ano ba yung atmosphere mo? Ngayon, I want you to evaluate. Ano ba yung atmosphere nyo sa cell? Is it a growing atmosphere? Nagle-learn pa ba yung mga tao? Or baka mamaya yung atmosphere nyo, nako-conceive mo na siya in excuses. Never conceive your team in excuses. Kung tayo mga leaders, madami tayong excuses, ano maaasahan mo sa mga alaga mo? Makukuha nila yung double portion of anointing. Kasi nakita nila sa'yo na, si ate pala, okay lang mag-excuse sa kanila. Kaya dapat we set the right atmosphere in ourselves. Atmosphere of evangelism, consolidation, discipleship, and sending. Dapat yan yung mga atmosphere na meron tayo. Kasi mga kapatid, kung ang atmosphere natin sa cell, lagi na lang tayo nagchichikahan, lagi na lang tayong tawanan, senda ng memes, hindi siya masama. Pero, alam nyo, a cell is a place where you must grow. A cell is a place na dapat pumupunta ka sa next level mo. And tayo mga leaders, ang trabaho talaga natin is to bring that atmosphere to them. Ako ang lagi ko pong goal na every time na nagsisell ako, merong naaayos sa alaga ko. Meron akong na-add na value sa kanila. Kasi ang end goal ko for every cell, gusto ko mas magaling sila sa akin. Gusto ko maging 10 times better sila sa akin. Ako, alam ko na yung mga alaga ko, one day they will be better than me. And para maging better sila sa akin, dapat ako, gawin ko rin yung best ko para matrain ko sila. Kasi our ministry will never be successful kung wala tayong successors. Tama? And then next natin, ano ba yung atmosphere natin sa family? Ano ba yung atmosphere natin sa ating mga tahanan? I'm sure lahat tayo, we want our family to be one. Gusto natin makareceive sila ng salvation from Jesus Christ. Pero I tell you, it's not your word that will minister to those people. It's not what you say, kung gano'ng kakagaling magsalita ng one verse evangelism, kahit na ba makapanood pa yan ng ano natin, ng service natin na nagre-reach out sa mga VIPs. Alam nyo ang magmi-minister sa kanila is kung paano ka na-change ng Lord. I'm
ang mag-minister sa kanila at yung magpapabago sa kanila is yung nakita kanila how you changed, how the Lord changed you. Kaya mga kapatid, right now, you need to be in the position of setting an example sa family mo. And then lastly, sa position, kailangan nandun tayo sa atmosphere kung nasan si Lord. Kumusta mga devotion natin? Like I said before, na dapat itong quarantine period, maging time natin siya for encounter eh. Diba? Actually, na-extend nga siya nung sinabi ko 30-day encounter. Ngayon, ilang araw na ata. Hindi na, I do not keep count anymore. Pero alam niyo mga kapatid, gusto kong makita niyo na each new day, the Lord has a promise for you. Each new day, the Lord has a word for you, has a direction for you. Kaya kailangan mga kapatid, dalhin natin yung sarili natin sa atmosphere na yon. And ngayon gusto ko ituro sa inyo, ay actually tatanungin ko na lang, bakit nag-excuse me ang isang tao? Isipin natin, bakit nga ba nag-excuse me? For example, nasa LRT ka, excuse me. O kaya lalabas ka, excuse me. You know why people say excuse me? It's because they're not supposed to be where they are. And that is the root kung bakit madami tayong excuses sa buhay natin. Kasi nasa maling posisyon ka. Kaya tuloy puro excuses ka. Kaya kapag ka ikaw puro ka excuses, ibig sabihin wala ka sa tamang posisyon. Kapag ka ikaw wala ka sa tamang lugar, lagi ka lang mag-excuse. Lagi mo lang sasabihin, ay ate, sorry, ganto kasi. Kuya, sorry, ganto kasi, ganyan kasi. Pero mga kapatid, alam mo kapag ka nasa tamang lugar ka, kapag ka nasa tamang atmosphere ka, mag-grow ka eh. And if by excuse na dumating sa'yo, kaya mong isolve yun. Kasi when you are in the right atmosphere, even if you will be challenged, alam mo mga kapatid, hindi ka mag-excuse eh. Kasi alam mo nasa tamang lugar ka eh. Tama ba yun mga kapatid? Gusto kong makita natin na itong crisis na na-experience natin ngayon, it's a call for us to go to the right position. Baka mamaya kaya ka hindi nagiging productive sa bahay kasi wala ka sa right atmosphere. Wala ka sa tamang posisyon. Baka mamaya kaya hindi nag-grow ang cell mo kasi wala ka sa tamang posisyon. Meaning, pag ikaw sa leader ka, madami kang excuses, wala ka sa tamang atmosphere. You need to go back to the atmosphere where God can help you, where God can speak to you. Okay, so gusto kong maalala natin lahat na especially in times of crisis, we need to be at the right place with the right people, with the right mindset. We surround ourselves with the presence of the Lord. Okay, number two, we need to have the right function. So, ito naman, this speaks about purpose. In times of crisis, dapat alam natin kung ano yung function natin. As a leader, as a disciple, bilang anak, bilang student, kailangan alam natin yung functions natin eh. For example, sa leader, as a leader, kailangan ikaw, you need to be responsible in talking with your people. Kailangan mas marami kang time ngayon mag-minister sa kanya. Bakit? Nung wala kang klase or nung wala kang work, ang excuse mo, wala kang time. Ay, nung may klase ka at may work ka, excuse mo, wala kang time. Pero mga kapatid, ngayon, what's your excuse? Dapat alamin natin yung tamang function natin. And alam niyo ba kapag kaalam mo yung purpose mo, hindi mo hahayaang matigil ka eh. Pag alam mo yung purpose mo, ano yan eh, kumbaga, you are... Meron kang extra push na nare-receive kasi alam mo kung sino ka eh. Alam mo kung ano yung gagawin mo. Sino dito excited ka after ECQ? Most of you excited ka matapos ang ECQ kasi gusto mong gumala, gusto mong kumain, gusto mong makita yung friends mo. Pero I'm here to remind you na dapat this ECQ, nagkakaroon tayo ng holy giggle. Diba? Magkaroon tayo ng holy giggle na parang after ng quarantine na to, kailangan ko mag-win ng souls. Kailangan kong i-meet yung mga alaga ko. Kailangan kong i-invade yung campus ko. Dapat meron tayong ganung gigil. Or kapag ka ba after ng ECQ, ang iniisip mo na lang, okay, work na naman, studies na naman, ang dami na namang deadline. Pero kasi mga kapatid, dapat
in this ECQ, ma-realize natin kung ano ba talaga yung function natin as a leader. Sunod, as a disciple. Actually, ito, isa din siya sa medyo nahihirapan yung mga alaga ko. Nahihirapan sila magbigay ng reports minsan. Minsan late sila. Pero alam nyo ba, as a disciple, we need to be responsible with the tasks given to us. Actually, as a leader din naman. Dapat mga kapatid, alam nyo ba ganito isipin nyo? Kapag ka merong task sa inyo, ibig sabihin, you are the best person to do that. Kapag ka may task sa'yo, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka ng leader mo. Kaya kapag ka may binibigay sa'yo yung task, huwag sumasama yung loob mo. Na parang, ano ba yan si ate, ako na naman. Bakit ganito, bakit ganyan? Alam nyo ba kay ano yung ginawa? Because he or she finds you accountable. He or she finds you responsible. Alam niyang gagawin mo yung best mo para ma-achieve yung pinapagawa niya sa'yo. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, you promise yourself na magfa-function ka as a great disciple. And then, kailangan mag-function tayo bilang anak. For the past days, actually, tinuruan kami nila mami na dapat luto kami, ganyan-ganyan. And although nagagawa siya before, pero minsan lang. Ngayon, mas binibigyan niya kami ng sense of ownership sa ginagawa namin because, alam niyo ba, responsibility is for the mature. And yung functionality mo, it coexists with your responsibility. And your responsibility and functionality cannot exist kung wala kang maturity. Kung hindi ka mature sa pinapagawa sa'yo, you will not do it. And alam niyo ba, sa mga homes natin, ang responsibility natin, the main thing is anak tayo dun. So we need to serve our parents, we need to serve our siblings, serve natin sila in any way we can. Kasi alam nyo ba, kumbaga, itong ECQ, chance to para makapag-minister tayo sa kanila. And how do we expect to minister to them kung lagi lang tayong tatamad-tamad? Diba, pagising natin, hindi man lang tayo makapaghugas ng pinggan. Yung iba dyan, tinatamad pa maligo. Diba? Yung iba dyan, 3 araw na yung damit niya. Ligo-ligo din, ha? Mga kapatid, gusto ko makita natin na maging responsible tayo bilang anak. Pag nakikita mo parents mo, mag-bless ka pa din, mag-kiss ka pa din, i-hug mo pa din sila. Nasasabi pa ba natin yung thank you, I'm sorry, I love you, diba? I was wrong. Dapat matuto tayong sabihin natin yun. Kasi, kumbaga, this is a unique opportunity for us to show how much we appreciate our parents, okay? And, syempre, kailangan ma-realize natin yung function natin as a student. Diba? Sa mga students dyan, kamusta na yung mga deadlines nyo? Kamusta na yung mga kailangan mong gawin? Diba, kung nangihingi ka ng sign para gawin yung project mo, ito na yun. Huwag ka na mag-antay ng pulang buwan. Diba? Huwag na. Ngayon na, gawin mo na. Kasi alam nyo, we should never be used to cramming what we do. Kasi alam nyo ba, yung work natin or yung service natin, sabi nga ni Daddy, extension siya of who we are. Kaya yung product na napoproduce mo, it speaks about you. Kaya kailangan maging, kumbaga, huwag natin ikakram. Amen? And alam nyo ba, actually medyo, namimela ako sa part na to. Dapat sa Saturday, CM, sinasana natin. Pero alam nyo, I made a promise to myself and to the Lord. And sinabi ko din to sa mga alaga ko na kung ano yung goal nyo ng CMC, dapat madadala pa din natin yan sa mga services natin. Kung ano yung ginol nyo for CMC, kunwari sabi nyo, magdadala ako ng 5, 10, 100, 1,000 tao, huwag kayo tumigil dahil wala na yung CMC or canceled siya this Saturday. Pero gawin natin, Lord, kahit nawawala yung event, my purpose still remains. My goal still remains. Kasi alam nyo, event lang naman yun eh. Pero ikaw, you are a person who can make the goal possible. Events doesn't make the goal possible lang.
pero it is the person, it is you. Kaya yung mga goals natin, mga kapatid, even if walang physical services, pakita mo yan sa services natin online. Kasi titignan nyo dapat to, kung tayo mga kapatid, hindi natin kaya dalhin sila online, mas mahirapan ka in person. Kailangan gamitin natin tong time na to to ano eh, kumbaga, to practice kung paano tayo mag-consolidate, paano tayo mag-disciple ng tao, and paano tayo mag-empower. Diba? At sina-challenge ko yung mga alaga ko na dapat mag-open sila ng cell. Dali nila yung family na, nila and everything. Kasi ako, I believe, no, na ang function natin, it's not dictated by our situation. Pero our situation, it can be dictated by our function. Yung situation natin, although it is negative, kaya mo yan going positive kapag ka ikaw, kaya mong i-manipulate yung galaw mo, kapag kaya mong ayusin yung galaw mo, diba? Let's be productive. Pero again, no, mahirap maging productive, mahirap i-achieve yung goal natin kung nasa maling position tayo, tsaka kapag di natin alam yung function natin. And then lastly, we need to do it well. Meaning, para ikaw ma-activate mo yung sarili mo, dapat meron kang excellence. Gusto ko yung sinabi before ni Daddy sa, I think, 288 meeting yun or one of our services, sabi niya, para pumunta ka sa next level mo, dapat overqualified ka sa level mo ngayon. And I want everyone to evaluate na, pupunta ba ako sa next level ko dahil excellent na ako? Ngayon ba, ang level ko ba, excellent na? Kasi mga kapatid, kung hindi, you will be stuck on that level. Kaya you need to do extra effort. Diba? Sabi nga sa ano eh, sa Jeremiah 48 verse 10. Ano sabi doon? Cursed is a man who is lax in doing God's work. And gusto ko makita natin na itong crisis, it's not a time for us to be relaxed. It's not a time for us to be timid. Pero kailangan mas maging excellent tayo. Total, medyo hawak natin ang time natin ngayon. Sa mga students, lalo na sa mga walang online class. Alam niyo mga kapatid, hawak na hawak natin yung oras natin ngayon. Kaya kailangan ano natin yan. Gawin natin yung next level natin. Kung gano'ng kaka-excellent before, mas gawin mong excellent ngayon. Kasi dapat going to our next level yung ginagawa natin. Alam nyo, sabi ko nga kanina, di ba? Ang service natin, extension yan of who you are. Pero nagkaroon din ako ng isang rema pa sa service. Alam nyo ba, the way we serve our team, the way we serve our families, it is a reflection of your relationship with God. Kaya mga kapatid, if you do not do things well, if you do not go to your next level, ibig sabihin, you need to reconnect with God. For example, gusto mong maging excellent sa devotion mo, hindi ka maging excellent sa devotion mo kung hindi ka close sa Lord. Kailangan, you need to be close to God so you can be excellent. Bakit? Kasi excellence comes from the Lord. Excellence, ibibigay yan sa'yo ng Lord. You need to train yourself. You need to go to your next level. Alam nyo, it's time for us to, huwag natin gawin yung mga bagay based on our ability lang. Huwag natin gawin yung mga bagay based on our limitations lang. Pero let's do things based on God's standard. Let's do things based on what God wants us to do. Para ngayon, ikaw, lagi ka nag-challenge. May mga cell leaders, iniisip nila, paulit-ulit na lang yung ginagawa, parang rutinary, ganto-ganyan. Pero alam nyo mga kapatid, if you are always reaching for excellence, wala kang time na masabi na paulit-ulit eh. Kasi excellence requires change. Excellence requires innovation. Excellence requires you to transition from your past leadership to another. Dapat we are ever changing, ever learning. Kaya kailangan we challenge ourselves. We go to our next level. Pero again, no, ang ano kasi excellence para sa mature yan. For example, di ba, nung pag makikita mo yung mga work ng mga elementary, grade 1 students, diba, nagugusot pa yung papel dahil madaming glue na nilagay. Pero kung titignan mo yung mga college students, mas excellent yung gawa nila.
Kaya you need to ano eh, kumbaga i-compare mo yung galaw ko ba dati, pareho pa din sa galaw ko ngayon. Diba? Simple example lang yan, kung yung sulat mo nung bata ka pa, ganun pa rin yung sulat mo ngayon, medyo mahiya na tayo dyan. I-develop natin pati yung handwriting natin. Pero alam nyo, gusto kong alalanin natin na as leaders, we need to always go for excellence. As a disciple, we need to always go for excellence. Kasi in that excellence, alam nyo, dyan kayo nagna-next level. Dyan kayo dadali ng Lord sa susunod nyong challenge. And kapag ka ikaw naging excellent ka sa maliit na binigay sa'yo ng Lord, if you remain faithful in that, imumultiply yan ng Lord eh. Kaya in this crisis period, in this time na meron tayong na-experience na hindi nakaplano, we need to be in the right position. We need to know our right function. And we need to do those things well. Kailangan maging excellent tayo sa ginagawa natin. And gusto ko i-challenge actually yung mga sa leaders dito and yung mga disciples. Alam nyo ba, kailangan ang pinaka-challenge na, ang pinaka-challenge natin talaga ngayong ECQ is to take our disciples to a new level of maturity. And paano ba magiging mature yung mga disciple nyo? You need to involve them in what you do. Diba? Kailangan dadalin nyo sila sa atmosphere where na-challenge silang pumunta sa next level nila. Diba? Gusto kong makita natin na yung mga alaga natin, never sila magmamature kung hindi mo sila madadala sa mga services natin, sa mga quarantine training natin, sa mga wild sense natin, sa CO natin. Diba? Tapos late pa minsan. Mga kapatid, this is the time where you need to be excellent in every area of your life. Kung kailangan mo maging excellent sa devotion mo, this is the time. Ang dami mong oras. Personally ako, I am so blessed sa time na binigay ng Lord sa atin ngayon. Kasi ang dami kong time na makapag-seek ng word. Kaya tuloy ang daming revelation ng Lord. Sobrang na-appreciate ko yung time na to. Siyempre, ano pa din. Ayoko pa din ma-prolong to kasi madami nang nahihirapan. Pero alam nyo, yung time given sa atin ng Lord, let's maximize it to get to know Him better. Kasi alam nyo, after neto, baka mamaya magkaroon ka na naman ng na excuse na, ano ate, dami kong ganto, dami kong ganyan. Ngayon, i-practice natin na during ECQ, kaya natin i-manage yung time natin. Alam nyo ba, mas mahirap i-manage kapag marami kang time kaysa sa kulang yung time mo. Kasi pag kulang yung time mo, ibig sabihin, alam mo yung ginagawa mo eh. Kaya ngayon, kung feeling mo ang dami mong time, ibig sabihin, hindi ka nagpa-plano. Kung ngayon, ang iniisip mo, ang dami mong time, ibig sabihin, hindi mo ginagawang productive. Kasi ako ngayon, actually, nahihirapan ako i-manage yung time ko kasi ang dami kong gustong ma-achieve. Ang dami kong gustong gawin. Nagre-review ako, nagbabasa ako, gusto kong improve yung sarili ko sa mga gantong area. I practice dancing and everything. Pero alam nyo, bumalik ako sa preaching ni Daddy at the start of this ECQ na dapat magkaroon tayo ng focus lang para hindi tayo, hindi kalat yung ginagawa natin. Kaya ngayon, mas ma-manage ko na yung sarili ko. Gantong araw, review ko, tsaka ganito gagawin ko. And gusto ko gawin din natin siya, no? Mas maging responsible tayo in our time. Kasi alam nyo yung time natin, gift natin yan sa Lord eh. Gift yan sa atin ng Lord. And kailangan i-maximize natin to bring glory to Him. And before we end, I want to challenge everyone na sa lahat ng ginagawa natin, make it 5 to 10 times or more better. Kung ano yung galaw mo dati, don't let it remain the same. Pero you always take yourself to the next level. You always take yourself to, out of your comfort zone. Diba lagi natin sinasabi na wala talagang growth sa comfort zone natin. Walang growth sa kung ano yung kinasanayan mo. Pero alam nyo, ang growth, andun siya kung saan hindi ka comfortable. Kaya kung may time na kailangan mong gumising ng mas maaga. Actually, ako sinasanay ko yung sarili ko na gumising ng maaga. Kasi the first weeks ng ECQ, gumigising na ako 10, o kaya minsan 11, o kaya 1 na.
Yung ba sa inyo, baka yun pa lang yung tulog nyo, 10 a.m. So, ibahin natin yun. Ang kalaban talaga natin ngayon is yung discipline natin. But at the same time, that is also one of our weapons sa ECQ. Ayusin natin yung discipline natin para magawa natin yung pagiging excellent natin. And before we end, I'd like to say to everyone na this ECQ, let's really challenge ourselves. Huwag tayo ma-stuck sa victim mindset na ganito lang kasi, ganyan lang kasi. And although you have situations of your own, you have your own battles, huwag natin kakalimutan na we always need to connect to the Lord. Diba yung faith natin? Diba yung iba kasi dito gumagalaw na lang eh, pero nasan yung faith? Diba faith without works is dead? Pero kung ikaw may works ka pero walang faith, mediocrity lang yun. Kaya dapat let's do our best para tumaas lalo yung faith natin. And that is through connecting with the Lord. Kung may i-activate ka sa sarili mo, i-activate mo yung relationship mo sa Lord. Diba? Baka mamaya, kaya mong mag-connect sa Lord, kaya mo naman makipag-usap sa Kanya. Pero, I know there is something more. I know meron pa kayong i-close ng Lord. Lahat naman tayo, meron pa tayong ikaka-close sa Lord eh. Kaya use this time to activate yourself, to be closer to God. So ngayon, we will be praying. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this time, for speaking to us, Panginoon. We thank you for challenging us, Panginoon, to go to our next level, to activate ourselves, Father. Lord, I pray na patuloy niyo po kaming gamitin to bring out the best in each other. Lord, use us to go to our next level, Lord God. Dalangin po namin, Father, na sa aming, Lord, mga disciple mo, for your leaders, Panginoon, gagawin po namin yung best namin para ma-involve namin yung mga alaga namin, Father. As you said in your word, yung mga sheep nyo, sila yung nakakarinig ng word nyo. Kaya naman, Lord God, speak to our devotion. Speak to us in every training na inaatenan namin so that kami, Lord, gagalaw kami. Lord, let us not be people that just hears the word. Pero Lord God, let us be people na talagang ginagawa yung kung ano yung sinasabi nyo sa amin, Panginoon. We pray, Father, na bigyan nyo po kami ng better movement, ng better commitment, Father. Bigyan nyo po kami ng more conviction, Lord God, sa ginagawa namin. Na Lord, hindi po kami maparalyze sa situation na to, but Lord God, we will be inspired to do more, Father. Because we know, Lord God, that this crisis is your time. Na ito, Lord God, yung time na binigay nyo sa amin para mag-mature, para mag-grow, para mag-recreate, Father. This is the time where you train us to be better leaders. Para, Lord, after this ECQ, meron kaming newfound hope. Meron kaming kakaibang gigil to win other people. Meron kaming kakaibang galaw. Kasi, Lord, in this ECQ, bibigyan nyo po kami ng panguhugutan namin para sa ministry. Lord, we thank you because we know, Lord God, you are providing for us. We thank you, Father, because you are covering our families. Thank you, Lord God, for covering our ministry, Panginoon. Lord, I pray for every cell leader sa nangihina ngayon. I pray, Panginoon, na dalhin niyo po sila sa atmosphere where they will seek you more at talagang mas dadalhin niyo po sila sa presensya niyo, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, for every disciple na mas maging open po yung heart nila for your corrections. Open po yung heart namin, Lord God, for what you want to say to us, Panginoon. And for every student here, Lord God, bigyan niyo din po kami ng sense of responsibility, sense of urgency, Lord God, inside our campus, hindi lang po sa schoolwork namin. But Lord God, in Jesus' name we pray. Amen.